So, sabihin niyo na tuturo ko sa inyo paano mag-English at saka Arabic at saka Tagalog. Halo-halo yung language natin dito. So, umpisa na siguro natin para matuto tayo dito paano tayo magkaroon ng iba't ibang language. Filipino is matalino. Subscribers, kumusta kayo mga viewers, mga bashers, lahat-lahat kayo dyan, yung mga nanonood ng videos ko, maraming salamat sa inyo, nagpapasalamat ako sa inyo. Today, ang gagawin natin, today talaga no? So, ngayon, ang gagawin natin, let's talk about the basic Arabic English, tapos i-translate natin ng Arabic. So, magsimula tayo sa days of the week, yung mga araw-araw na bali isang linggo. Paano bigkasin nila ang bawat araw sa isang linggo? So, isusulat ko dito para kopyahin nyo o kaya pwede nyo panoorin para makita nyo ang sige. Simula na natin pagbigkas. Simula tayo sa Monday. Ang Monday sa kanila, Yom Itnayin. Tingnan nyo lang ang spelling. In Tuesday, Yom Thalatha. Thalatha. Yeah, spelling, tingnan nyo lang. Wednesday, Yomul Arbiya. 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 Thursday, Yomul Kamis. Yom Kamis ang lagi kong marinig niya. Pero pag isulat mo, pag binasa mo, parang Yomul. Yom Kamis. So Friday, Yom Juma. Saturday, Yom Sabt. Sabt. Makita niyo ang spelling dito. Paano bigkasin. At sa Sunday, Yom Ahad. So, yun na. Sulat ko dito lahat. Ang mga ang isusunod natin ngayon, natapos na tayo sa days of the week. Ang isusunod ko ngayon ay yung paano magbilang yung mga numbers. Pag nakarinig tayo ng numbers, baka hindi kumpleto sahod natin. Yung pagdinig natin, ewa lang tayo ng ewa. Yung ewa sa kanila as yes. Yung tayib, mabuti. Oh, either sasagot ka ng ewa or yes. Pag hindi tama yung sahod, no choice na kayo, tanggapin kahit kulang. Oh, so, dapat marunong tayo magkilatis ng mga pagbigkas ng mga numero nila o mga numbers. Kasi, pera ang pag-usapan, kailangan natin malaman kung paano nila bigkasin yung mga numbers. So, umpisa natin. So, bigkasan natin ang 1 to 10. Ang 0 sa kanila, 0 to 10 pala. Ang 0 sa kanila ay 0. 0, 0. Ang 1 sa kanila, 1. Ang 2, itnain or itnan, magkaparehas lang yan pag nakarinig kayong ganyan. Ang 3, talata. Thalatha. Ang 4, arba. 5, kamsa. 6, sitha. 7, saba. 8, tamanya. Tingnan nyo lang ang spelling. At 9, tisa. At 10, ashara. Yun ang mga numbers ng 0 to 10. At ang 11 sa kanila ay ida-asyar. 12, itna-asyar.
13, thalatha shar, 14, arbata shar, kamsa, kamsata, kamastask, 16, sitha shar, 17, sabah shar, 18, thamanyatha shar, 19, tita shar, 20, is rain or is run. Pag narinig niyo yung is rain or is run, ibig sabihin 20 yan siya. Diba? Iba ang pagbigkas at iba-iba ang mga words nila. Pero iisa lang. So, sa 21 na tayo. Ang 21 sa kanila, wahidwa is run. Ang 22, itna was run. O minsan is rain. White rain, talata rin gina. So, ang 23, talata wa is rain. O is run. Yan ang 23 sa kanila. Ang 24, arbaa wa is rain. 25, kamsa wa is rain. 26, sita wa is rain. 27, saba is rain. 28, tamanya is rain. 29, tisa wa is rain. At sa 30, kalatin. So dito tayo sa 31. 31 sa kanila, wahid wa thalatin. Kasi ang 30, thalatin. Ang 32, ithnain wa thalatin. Ang 33, thalatha wa thalatin. 34, arba wa thalatin. 35, kamsa wa thalatin. Ang 36 sa kanila, sita wa thalatin. Ang 37, saba wa thalatin. 38, thamania wa thalatin. And 39, tisa wa thalatin. At sa 40, arbain. Yan ang line of 30 na may thalatin thalatin. So, dito tayo sa sunod sa 40. So, ang 40 nila, di ba? Arbain. Arbain. So, sa 50 nila, tamsin. Sa 60, sitin. Sa 70, sabain. At sa 80, tamanin. 90, tisin. Sa 100, mia. Sa 200, mia athnain. Sa 300, thalatha mia. Sa 400, arba mia. So, dito tayo sa 500, kamsa mia. 600, sita mia. 700, saba mia. Basta yung 100 sa kanila si mia mia. 800, tamani mia. Tamani mia. Ang 900, this a mia. This a mia. Ang 1,000, alf, alf. Tingnan yung spelling. Alf. Ang 2,000, alfin. Alfin. Yan ang 2,000, alfin. Ang 3,000, talaga alf. Talaga alf. Ang 4,000, arbaa alf. Ang 5,000, kamsa 2 alf. A alf. A alf. Kamsa 2 a alf. Sa 1,000,000, milyon wahid. 1,000,000, milyon wahid. Sa 1 billion, milyar wahid. Milyar sa kanila yung billion. So, yan ang mga numbers nila. Iba? Iba sa atin talaga. Sa 7 o'clock nila ay sa asabi. 8 o'clock,
sa afternoon niya. At sa tasa, 9 o'clock. At sa ashera, 10 o'clock. Ashera. Sa alhadiya ashar, 11 o'clock. Sa athanyan ashar, 12 o'clock. Or sa itnas, ang marinin nyo, sa itnas, yan, 12 o'clock yan. Kasi iba-iba ang Arabic nila dito. Kaya, iba-iba yung marinig mo na bigkas, pero iisa lang. Kagaya ng alas 12, sa itnas, marinig mo sa itnas. Pero yung iba, sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na kayo sa videos ko. Click niyo yung ang bell button para sa araw-araw na may videos ako, ma-notify kayo kung may bago akong mga videos na dumalating. So, ito part 1 pa lang to sa ano ko, sa translation to English to Arabic or Tagalog. Pero isunod ko ang mga kagamitan, mga gulay, at ano pa yung mga basic na maririnig natin, yung sabihan tayo ng hindi masama. Alam ko yan. Sa susunod na video ko, sasabihin ko sa inyo ano yon ang mga ibig sabihin ng mga yung mga words na hindi maganda. Yung manaon, haywan, kalb, bagra, hamara, mga ganun na words. So, maraming salamat sa pakikinig niyo sa videos mo na to. At sana magustuhan niyo. So, parang dito lang tayo magtatapos at susunod ko ang video ko nga. Oh, paulit-ulit na nga. Paulit-ulit na lang yung sinasabi ni Inday. Uyani na yata to kasi 60 years old na. Naghihintay ng pension sa senior citizen. So, sana magustuhan nyo yung mga oras natin. Yung mga colors natin na Arabic. Isusulat ko naman. Para magtandaan nyo lagi. Parang teacher-teacheran tayo dito ngayon. So, maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay sa mga channel ko, sa videos ko. Bulol na tuloy eh. No? Parang walang kain. Wala talagang kain na to. Maraming salamat sa inyo. Thank you for watching.